What's up mga katot? Amusta kayo? Amusta kayong lahat dyan? Sana nasa magbuti kayong kalagayan. At welcome din sa ating channel. Ito ang Totoy Story. At ako ang inyong katots. For today's video, hindi muna tayo magkakaroon ng delivery service. Kailangan pahipahinga din. Meron tayo ngayong special. Meron tayong special na videos. Pwede sa matanda, pwede sa bata, pwede sa nag-aaral, pwede sa hindi nag-aaral. Pero bago natin simulan ang ating video sa umaga nito o sa araw na ito, meron muna ako sa inyong konting logic. May tanong lang ako sa inyong mga katots. Ito ang tanong ko. Siguro naman masasagot nito. Ito. Logic tayo. Logic time. Yan. Mga katots, ito ang tanong. Ano ang mabibili mo sa tindahan, sa sari-sari store, sa grocery, na hindi gawa ng tao? Ayan. Ulit, ano yung mabibili mo sa tindahan, sa sari-sari store, sa mga groceries na hindi gawa ng tao? Meron kayong 10 seconds para sumagot. Time starts now! Hmm. 7, 6, 4, 2, 1. Ano, alam nyo na yung sagot? Sana tama yung nasa isip nyo. Eto sagot. Ang sagot natin mga katots ay itlog. Itlog. Or egg. Bakit? E di ba ang itlog hindi naman siya gawa ng tao? Hindi siya manufacture ng tao. E ano siya? Di ba ang itlog ay galing sa manok? Diba? Kaya hindi siya gawa ng tao. Kaya yung itlog, yun yung nabibili sa tindahan, sa grocery store na hindi gawa ng tao. Yan. Kung naririnig nyo, meron tayong background. Naririnig ng mga manok sa paligid natin na itlog. Siguro gusto nila itlog. Ayan. Ito pa tanong, bago tayo magsimula mga katots. Ayan. Anong araw ang pinakaayaw ng mga itlog? Ayan, madali lang yan mga katots. Anong araw ang pinakaayaw ng mga itlog? Ayan, 10 seconds. Time's up! Sana tama yung nasa isip nyo. Ang araw na pinakaayaw ng mga itlog ay ano? Biyernes. Bakit Biyernes? Kasi Friday. Yan, di ba? Friday. Ayaw nila ng Biyernes kasi Friday. Yan. Eh ngayon, Friday ngayon. Kaya ayaw nila ng araw ng Friday kasi ngayon sila ipipunto. Yan. Friday. Tanda na Friday. Sana mga katots, eh, may natutuwa kayo sa ating simple logic. Yun nga, no? Mga katots, ayan. O, balik tayo mga katots, ha? Itong video natin ngayon ay tatawagin natin simple experiment time. Simple, meron tayong tinatawag na experiment ngayon. Kasi sa mga hindi nakakakilala sa akin, by the way, highway. Ako nga pala si Teacher Daniel. Yan, Teacher Daniel Leticia. Yan, nagtuturo sa isang private sa isang public high school. At ang aking tinuturuan ay science. Kaya ngayon, tingnan natin kung meron akong maibabahagi sa inyo ng konting kaalaman tungkol sa science, sa mga simple experiment lang naman na makakatulong to, mga katots, sa mga bata, sa mga nag-aaral, pati naman sa inyo, mga katots, kahit mga tatrabaho na kayo, baka makatulong to. Kaya, panoorin natin. Ayan. Kung napapansin nyo, mga katots, meron tayo dito mga materials. Ayan. Diba? Meron tayong itlog. Ayan. So, meron akong dalawang itlog, mga katots. Kayo ba? Ilang itlog ang meron kayo? O, ako dalawa, diba? Isa sa kanan, isa sa kaliwa. Ayan. Diba? Two eggs. Ayan. Ito yung mga materials natin. Ngayon, ito, hilawa, raw eggs. Ayan. Then, isang basong tubig. Ayan, isang basong tubig. At isang baso na may laman na vinegar or suka. Yan. Ang tanong, ano ba gagawin natin ngayon? Ang title ng ating simple experiment ngayon ay tatawagin nating bouncing egg. Yan. Kung tumatalbog ba itlog. Yan. So first procedure natin mga katots, ito. So yung isang itlog, yung one raw egg, ilalagay natin siya ngayon sa isang basong tubig. Ayan, ito ha mga katots.
walang daya. Yan. Yan ha. Ito yung water ha. Nandiyan yung isang raw egg. Second procedure mga katots, ito naman, yung isang raw egg, ilalagay naman natin siya sa vinegar. Okay. Isang itlog sa water at isang itlog sa vinegar. Ayan. Mapapansin natin mga katots, diba? Parehas pa naman silang itlog. Itlog pa naman sila. Ngayon, para malaman natin ano ba yung magkalalabasan yan o magkakaroon ng changes between two eggs, eh malalaman natin yan. Kaya mga katots, iwan natin sila sa mga sa loob ng ilang oras. Babalikan natin sila. At babalikan kayo mga katots. Pangako yan. Promise. Babalikan kayo. Sana all, binabalikan. What's up mga katots? Sabi ko naman sa inyo, babalikan ko eh. May isa akong salita. Ayan. So balikan natin mga katots yung ating simple experiment. Yung dalawa nating materials. Yung egg na nasa glass of water at yung egg na nasa glass of vinegar. Muli, ang title ng ating simple experiment for today is Bouncing Egg. Ngayon, iniwan natin siya mga ilang oras din mga katots. Tingnan natin kung merong changes na naganap dito sa egg na nasa glass of water. Ayan. Ipinotice yan, wala. Ayan. Matigas pa rin yung kanya shell. At, baka mapapansin nyo, ayan. Walang, halos walang nangyari. At wala talagang nangyaring pagbabago sa egg na nasa glass of water. Eh, tingnan naman natin yung egg na nasa glass of vinegar. Ayan, makikita nyo naman, mga katots, ayan, di ba? Nakaangat pa rin siya. Lumulutang pa rin siya. And then, kung mapapansin nyo, merong napoform na bubbles. Ayan. May bula-bula siya. Nag-i-start siya magkaroon ng tinatawag na bubbles. At mga katots, alam naman natin na ang suka or vinegar ay acid. Kaya, yung acid na yon mga katots, na nasa vinegar, tinutunaw niya or dinidissolve niya yung calcium carbonate na nasa shell ng egg. Okay? Kasi, etong shell ng egg, may tinatawag siyang calcium carbonate. Ngayon, tinutunaw siya ng acid na nasa vinegar. Kaya, nakakapag-form na rin siya ng bubbles. Ayan, puproduce na siya ng bubbles. And, kung hawakan mo siya mga katots, hindi na siya ganun katigas. Ayan. Parang lumalambot na siya konti. Ayan, mga katots, saan yung difference ng dalawa? Iniwan natin siya, sila, ng mga ilang oras. Ngayon, para malaman pa natin kung ano talaga ang changes na mangyayari pa sa kanila, iiwan natin sila. Iiwan natin sila ulit for 1 week. Today is Friday. Next Friday, babalikan natin sila mga katots. Ayan. Iiwan natin sila. Pero pangako, pag iniwan natin, dapat balikan natin. Kaya, see you next week mga katots. What's up mga katots? Welcome back to our video. At muli, ito ang Totoy Story. At ito si Totoy. Tinatawag din ako Sir Daniel. At balik tayo sa ating experiment time. Sabi ko naman sa inyo mga katots, babalik ako after 1 week. Muli, narito yung ating mga materials. Yung egg na nasa vinegar at yung egg na nasa glass of water. Diba? Iniwan natin sila for 1 week sa loob ng isang linggo. Ngayon, aalamin natin kung alin sa dalawang itlog na ito ang magbabounce o yung mag-splatter, yung tatagbog dito sa ating bowl. Okay? Ngayon, getting na natin. Okay. So, eto, mga katots. Ayan. Eto, yung maasim siya, mga katots. Ulang na lang, chicharon. So, uunin ko, mga katots, yung itlog na nasa vinegar. Ayan. Inahawakan ko siya, mga katots, para na siyang rubber ball. Parang wala na siyang shell. Ayan. Ayan, makakadurog, mga katots. Tatanggalin natin, ha, kinuha natin yung egg na nasa glass of vinegar. Kung nakikita nyo mga katots, wala na kayo napapansin na shell. Ayan. Tsaka para na siyang rubber ball. Ngayon, mga katots, hawakan natin siya a little bit sa ibabaw ng bowl. Ngayon, ibabagsak natin siya, idadrop natin siya sa bowl at titingnan natin kung siya ay mag-splatter or magbabounce. Tingnan natin mga katots. Ayun. Diba? Nag-bounce siya. Ayun mga katots, kung kanina nag-bounce siya, taasan natin ng konti.
Ayun, nag-bounce ulit. O, taasan ulit natin ng konti mga katots. Ayun, okay. So, tatlong beses tayo nag-try. So, yung pangatlo, hindi na siya nag-bounce. Pero, makikita nyo, nag-bounce siya sa una at pangalawa nating trial. Try naman natin yung egg na nasa water. 1 week din ito mga katots ha. Titingnan natin kung siya ay mag-splatter or magbabounce. Yan, walang changes na naganap sa kanya. Andiyan pa rin yung kanyang shell. Tingnan natin mga katots ha. Yan, bagsak natin. Hindi siya nagbabounce. Ayan, hindi pa rin. Pero nabasag na siya. Ayan, di ba? So, yung egg na nasa vinegar ay nag-bounce, nag-splatter siya. Compare natin dito sa egg na nasa water. Eh, paano ba nangyari yun? Paano nag-bounce, mga katots, yung egg na nasa vinegar? Simply because, mga katots, alam naman natin, sabi ko nga nung nakaraan, yung vinegar, meron siyang tinatawag na acid. So, yung acid na yon nag-take split siya doon sa egg. Kaya nagkaroon ng chemical change because dito sa acid na nasa vinegar, nung iniwan natin yung itlog dito sa vinegar for 1 week. Ngayon, yung acid ng vinegar, nag-react siya dito sa calcium carbonate na nasa shell ng itlog. Dito siya nag-react. Ngayon, wala na. Wala na. Ba? Wala na yung kanyang shell. Kasi nga, nag-react na, na-dissolve na ng acid ng vinegar, yung calcium carbonate na nasa shell ng itlog. Yung changes na yun, ng acid na yun na nasa vinegar, yun ang dahilan kung bakit nag-soak, lumampot yung shell niya at nawala pa yung shell niya because of the acid. Ang tawag doon, mga katots, ay decalcification. Ulit, ang tawag sa process na yon ay decalcification. Ano ba yung decalcification, mga katots? Pag sinabi natin decalcification, mga katots, ito yung removal or loss of calcium compound. Pagtanggal, pag-alis ng calcium compound na nasa shell ng itlog. Nangyayari din ang decalcification, mga katots, sa soil at sa bones. Yan. Ngayon, yung egg naman na nasa glass of water does not chemically change. Walang nangyari chemically change sa kanya. Sana mga katots, may natutulong kayo sa ating simple experiment. At additional information mga katots, alam nyo ba na ang vinegar comes from the French word. Nagmula siya sa French word. Yung vin, pag sinabi natin vin sa French, ang ibig sabihin niya, mga katots, ay wine. Okay? Yung aigre naman, ang ibig sabihin niya naman sa French ay sour. Again, yung vin, ibig sabihin ay wine. Then yung aigre, ang ibig sabihin niya naman ay sour. Okay? Alam naman natin mga katos na ang vinegar, ginagamit na to for a long time. Ang tagal na ginagamit ng vinegar. The question is, how long? But how long? Gaano nakatagal ginagamit ang vinegar? Gusto niyo bang malaman mga katots? So, eto ang sagot. It is known that vinegar was used in Babylon. Ginamit ang vinegar sa Babylon. Kailan? Ginamit ito noon pang 5,000 BC. Would you imagine mga katots, ang vinegar ginamit to sa Babylon noong 5,000 BC. So, ang tagal-tagal na mga katots. Diba? Before Christ, 5,000 BC. Siguro yung mga tao nun, busy sa paggawa nila ng vinegar or ng suka. Yan. Sana may natutuhan kayo sa ating video ngayon na simple experiment time na ang title ay bouncing ball. Nalaman natin na nag-bounce ang itlog kahit paano. Diba, mga katots? Ayan. Bago tayo matapos mga katots, no, isa-shout out ko lang ito, mga batang katots to. Panati ko to, de biro lang, mga tuwan-tuwa sa video natin. Si Kim at si Kira Tuwang. Shout out sa inyo, Kim at Kira Tuwang. Sana tama yung pronunciation ko ng pangalan niyo. Mag-aral kayo mabuti, maging mabait sa magulang. At shout out din kay Sophia. Si Sophia, taga-Manila pa, laging nanonood ng ating video.
Sa pa mga katots, kung gusto nyo na magandang relo, diba mga G-Shock, mga quality, mura na quality pa, dito na tayo kay Kajirong. Yan. Shout out sa'yo, Kajirong Kabakungan. Yan. Relong malupit. Yan. Ito yung kanyang ano, sa FB page niya, ito itsura niya. Ha? Kajirong Kabakungan, relong malupit. Shout out sa'yo, Kajirong. Baka naman. Ayan, mga katots, that's all for today. Thank you so much. Tandaan natin mga katots, no? Pagdating sa science, simple man ang experiment, dapat may alam. Siyempre, huwag natin kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Pindutin nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga video na aking i-upload, lalo na ang simple experiment. Once again, ito si Totoy at ito ang Totoy Story na nagsasabi sa inyo, keep safe everyone. Papush!